talaga sadyang mag-vlog ngayon. Ito po ay wala sa plano. Pero kaya lang po ako biglang napag-vlog dahil ako po ay biglang napaisip ko ang isa sa aking tea plant na hindi ko na po nakikita. Kaya po, biglaan, hinanap ko po sila lahat sa mga sulok-sulok. Inipon ko po dahil hindi ko makita yung isa sa gusto kong dahon. Ito po yun siya. Yan. Ngayon, dahil sa kakahanap ko sa kanya, nakita ko po yung iba. So, ito naman po ay nasa sulok po. Napabayaan siya. Nag-iba na po ang kanyang tayo. Ayan. Kasi nakatumba na po siya doon sa sulok. Nakaganyan na po siya. Kaya tumaas siya. So, ngayon, dahil po, isa din ito sa favorite ko dahil gusto ko yung kanyang dahon, Mike. Ayan. Next time po, i-share ko po ito sa inyo ang kanilang mga tunay na pangalan. Hindi i-share ang tea plant po mga kaharden ay isa sa mga lucky plant, isa sa maswerteng halaman sa ating loob ng tahanan. Napakagandang indoor plant din po ito ang ating mga tea plant at napakatibay po nila. They are also tropical plants. Napakadali po nilang alagaan at madali po talaga sila nakaka-adapt sa mga lugar na kung saan mo sila pwede dalhin. Ito po mga kaharden. Ito po ang pinaka-common na tea plant mula nung ako'y bata. Kahit napaka-ordinary po ng kanyang itsura, alam niyo po, kapag siya ay nasinagan ng araw, nagiging ito po yung kanyang talbos, nagiging ganito po yun mga kaharden. Kapag siya ay sinag sa araw. Ayan. So, ito po ang sinasabi ko sa inyo kaharden. Ito po, tingnan niyo po, halos ang dahon niya po ay nagiging pink. Ito po ay nasa tirik na araw. So, nakita ko po siya na kapag siya po ay nasa labas, ayan, kapag nasa labas siya ng bahay, ay napakaganda po ng kanyang kulay. Ah, napaka-cute na tingnan. Ayan. So, kagaya din po nito mga kaharden, ito po ay bihira lang din siya. So, ito maganda din po siya. Kasi, ang gusto ko dito kulay green at saka yung kanyang lining ay ang aging ng kanyang dahon ay napakagandang kulay. Ayan po. Tapos, ito din po siya mga kaharden. Kapag siya naman po ay nasisinagan ng araw, ayan naman po ang labas sa kanyang dahon. Diba? Napakaganda. Ayan. Ito po pala ay ibinigay lang sa akin last June 2020. Dahil bumili po ako ng maraming halaman. So, ngayon, ito po yung tawad, yung hiling. Isang sanga lang po ang binigay niyan sa akin. Ayaw pa po ako pagbigyan dahil po paparamihin pa daw nila. Pero sabi ko, pahingi naman ng kahit kunting sanga. Ayan po, binigyan ako ng napakaliit na sanga. Ganito lang po siya noon. So, ngayon, ang ginawa ko po, pinutol ko po ito. Ang top itinanim ko. So, ito naman mga kaharden, ang kwento naman nito ay na-hospital po ang aking anak that was 3 years ago. Nung na-hospital po siya, may display po sa harap tapat ng hospital ng mga plants. So, binili ko po ito. Tapos, isa po ito sa cuttings. Ayan po, dito po yan ang galing. So, ito po yun. Ayan. Kaya naparami ko na po sila mga kaharden. So, ito po mga kaharden, kung mapansin natin, itong tea plant kong ito, ayan po, napakaganda niya. Iisa lang po sila ng variety. Ito naman po ay nasa lilim. So, dark po ang kanyang kulay kapag nasa lilim siya. Tapos, ito naman po ang isa ay nasa arawan. So, lighter po ang kanyang kulay. Ito po ay mahigit na isang taon dito. So, hindi ko po
talaga siya na ayos dahil hindi ko na nga po siya makita. So ngayon, papagandahin ko po itong mga ka-harden. Ito po, pinutol ko siya. So ito po mga ka-harden, dahil matanda na po siya, ang gusto ko po sa kanya ay mananatili po siyang maliit ang dahon at hindi siya ganun ka healthy, kasi kapag healthy po ito, lalaki ang dahon at ang kanyang puno po ay tuloy-tuloy ang pagtaas. Pero ito po ay bigyan ko muna siya ng unhealthy na soil para hindi po siya mabilis yumabong. Dahil gusto ko po ito, ay gagawin ko rin po siya munang bonsai mga ka-harden. So ito po, dahil mayroon na po siya bagong tubo. Ayan mga ka-harden, kapag tumubo na po yan dyan, napakaganda po ang result nito. Kaya po, puputulin ko po siya dito, another cuttings. Sa pagputol nito mga ka-harden, hindi po tayo pwedeng basta-basta na lang pumutol. Dahil po nakikita natin, meron na nga po siya bagong tubo rito. So ngayon, ito naman pong isa para magkaroon po ito ng araw na hindi po siya natatakpan at mas gumanda po ang kanyang pagtubo, ay puputulan po natin dito naman sa itaas. Ayan. So, ganito na lang po ang mangyayari. Ganito na po ang kanyang mukha. Kapag tumubo po ito mga ka-harden, dito naman po ang labas nito. So, hindi po siya magiging pantay dito sa pang-ilalim. Mayroon po siyang top na tubo at mayroon din po dito sa pang-ilalim. Pero alam niyo po mga ka-harden, isa pa po sa mga best way na pwede din po siyang gumanda kapag pinutol po natin ito, ay maganda din po ang kinalabasan nito. Kaso po, dahil gusto ko po mayroon siyang tap, so ito na ngayon. So, ipopropagate, ire-repot ko po ito ang aking propagation. So, mga ka-harden, dito ko po siya itatanim. Kunti lang po ang lupa niyan. Ito po, kung makita natin, napakadami niya pong roots. Ayan. Sobrang dami niyang roots. Pero sa ngayon po, ay hindi ko po muna siya babawasan ng roots mga ka-harden. Kasi gusto ko po muna siya sumikip dito. Sa ganun po, kapag masikip po kasi ang roots, hindi po siya tutubo ng basta-basta. Hindi po siya magiging ganun ka-healthy. Dahil gusto ko po muna siya ay gumanda ang kanyang hitsura bago ko po siya papatabain. Ay. Ito pa rin ang ating gagawin. Isa sa aking propagation, gagawin ko po itong bonsai at ito naman po ang kanyang mga top cut ay ipropagate ko. Pag tayo naman po mga ka-harden, magpropagate ng true cuttings. Ayan po, cuttings lang sila, hindi natin minarkot. So ang mangyayari po dito mga ka-harden, para hindi po malungkot ang kanilang top cut o yung kanilang dahon, ay atin po munang ibabad sa tubig. So, ito po, mahaba pa po siya. Ang gagawin ko po dito ay puputulin ko pa siya para mas madami po ang aking stick. Mas marami po ang aking cuttings. So, mga ka-harden, mayroon tayo ngayon 1, 2, 3, 4. Mayroon tayo ngayon 4 na cuttings. Mula po yun sa isang puno lamang. Ito ngayon,
mapaparami na natin siya. After 2 weeks po itong mga ka-harden, magkakaroon na po ito ng ugat sa water. Kaya po, ang pamamaraan ko lang po, kapag ako po ay hindi mag-markot, ay nag-water propagation po ako para safe po ang halaman dahil mabilis naman po tumubo ang ating mga halaman sa water propagation. Kapag sila po may ugat na, at saka na po natin sila ilalagay sa soil para sa ganun po mananatiling fresh ang kanilang dahon. So ito lang po mga ka-harden, ang aking pamamaraan sa aking propagation ng sea plant or the Dalapi plant. So ito na po ang ating water propagation. At ito naman po ang bago nating puno. Ayan po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe and then click the notification bell para updated kayo sa mga videos na aking i-upload. This is At Halaman sa Lipa TV, nagsasabi.